Good afternoon guys! Andito na naman tayo sa ating kusina. At dahil oras na ng ating lunch, magluluto tayo ng lunch. O, diba? Kahit mainit ang panahon at patagak-takin natin ang ating mga pawis sa ating ulam ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Sisimulan na natin ang ating pagluluto. Napakasimple lang ang ating ulam. Simple pero masarap. Kaya ito na. Ang ating lulutuin ngayon ay ang pork with oyster sauce. Ayan. Ito lang kasimple. Binabad ko na yan sa toyo, may konting suka, may pamintang buo. Ayan guys, so ayan, pamintang buo. At saka, ayun lang. O, diba? One overnight ko yan binabad. Kaya, masarap na yan. Nanunuot na yan sa buto. Hanggang buto ang lasa niyan. O, ito yung ating oyster sauce na ating ilagay. Sibuyas at bawang. Na nating gawin yan ay ating prituhin ang ating pork. Kaya ano pang hinihintay nyo? Go na! Dahil mainit na ang ating kawali, maglalagay tayo ng mantika. Mas maganda kasi guys, pagka piniprito natin yung ating pork. Ang ginamit ko palang pork ay special ribs. Kaya medyo matagal-tagal nating lutuin yan kasi palalambutin pa natin. Kasi mainit na yan, ang ating mantika, ilalagay na natin ang ating pork. Kasi matilamsik. Prituhin natin yan ng mga 1.5 minutes. Yung kabilang side, tapos yung kabilang side na naman. Tapos, ibalik na rin na natin, guys. Ito naman, hindi ganong matilamsik. Kasi, wala siyang taba. Yan, another 1.5 minutes. Tapos kukunin na natin. Ganyan lang kasimple ang ating pork with oyster sauce. Ayan, kasi ayaw kasi nila yung sila mahilig sa may mga gulay, may mga sabaw. Mas gusto nila yung mga ganyan, medyo masarsa. Kaya, bakit ay maglulutong mga mami na hindi naman nakakain ng ating pamilya. Kaya kung ano yung gusto nila at gusto nilang kainin, yun ang ating lulutuin para hindi naman masayang ang ating luluto. Kaysa naman hindi nakain kasi hindi nila gusto. Diba? Mga kamami, ganyan tayo. Diba guys, ganyan. Ayan na siya. Oo, ayan. Tatanggalin na natin. Ganun din ang prosesyo ng iba. Ilalagay na natin yan hanggang matapos ang ating pinitrito. Okay na guys, ayun na, umuusok na ang aking pinitrito. Ano ba yan? Pero okay lang naman siya. Hindi naman siya sunog. Ayan guys, okay lang.
Kaya lang, dito na. Nakatakot lang pagpapuprin ko ng baboy. Tumitilang sick. Ano ba yan? Harap kainin, pero ang hirap lutuin, lalo na mga ganitong klaseng luto ang gagawin natin. Kaya tayong mga mami, wala tayong choice kundi magluto. Sa isang pan, sa isang kawali, huwag kabawasan natin ang mantika, guys, kasi medyo madami. Natin i-transfer ang ating mantika. Ayan. Ito siya. Sa isang kawali, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Ayan. Kasi mas masarap pagka dito mo pa rin siya niluluto. Kasi nagjadyaan yung lasa niya. O, di ba? Nagjadyaan. At yan din ang jadyaan din yung mantika na nanggagaling sa pork na ating prito. At bawang. Ayan. Ganyan lang, guys. Kasi pakukuluan muna natin yung ating pork para lumambot. Kailangan natin palambutin. Okay. At isusunod natin ang ating, ayan yung pork natin, guys. So, ayan. O, piprito na natin yan. Susunod na natin. Ayan. At syempre, yung pinagbabara ng ating pork. At dahil hindi natin yun itinapon, ito yun. Dinagdagan ko lang ng kunting tubig. O, ayan. Kailangan natin ilagay dyan. Kasi, palalambutin muna natin ang ating pork. Yan, mas masarap kasi, guys. Mas gusto ko, pagka ako'y nagluto ng mga ganitong klaseng luto, ay gusto ko yung medyo mabuto. Pero yung hindi naman yung special Louis kasi yung ginamit ko. Kaya malaman pa rin yung buto niya. Ano yun? Malaman yung buto niya. Pero malaman siya. Yan. Hintayin na lang natin. Pakuloy natin yan ng 30 to 45 minutes. O, tamang-tama yun. Lalambot na yung ating baboy. At babalikan na natin yan, guys. Ayan na. At syempre, dahil kumulo na, ilalagay na natin yung ang nagpapasarap ng kanyang lasa. Kaya siya tinawag ko na pork with or pork in oyster sauce. Ayan, special pork ribs in oyster sauce. Ayan, ang magiging ulam natin ngayon. Diba? Ito na, guys. 45 minutes natin itong pinalalambot at sa wakas lumambot na ang ating pork. Ayan na siya, guys. Oo. Medyo mamamantika. O, diba? Ito yung masarap sa kanin. Kaya ano pang hinihintay natin, ilalagay natin doon at atin itong titikman. See you doon. Ini siya, guys, ang ating pork in oyster sauce. Ayan siya, mamantika-tika pa. Oh my gulay. What happening? Ayan. Ayan siya, guys. Guys, ang ating pork in oyster sauce. Pork ribs in oyster sauce. Ayan siya, guys. Oo. Diba, ang ganda ng kulay? O, diba? Ayan. Yan yung mga ganyang luto ang gusto ng ating mga chikiting. Kasi ang mga chikiting natin ngayon ay mas mahilig sila sa mga ganyang luto kaysa yung masabaw. O, ganun yung mga anak ko. Kaya, ito ang mga madalas kong niluluto. Yung pakinabangan at
kakainin nila. O, diba? O, guys, napaka. Ano pang hinihintay nyo, mga kamami? Di, lutuin nyo na din ito sa inyong tahanan. Tsak, magugustuhan niya ng inyong pamilya. O. Ako ko pala tapusin ang aking vlog. Shout out kay Nanay Tina, Esteban, Christina Esteban, ayun, ano yun guys, siya yung may-ari ng aming pwesto, dyan lang malapit, at siya yung pangalawa kong ina dito sa ano, pangalawa naming nanay, mabait yun guys, ito shout out pala sa iyo nanay, Tina, bigay niya, at hindi kami nagkita kanina kahapon, bigay niya yan. Ayan, ang napaka-mangga, manggang gusto ko. Ito yung guys, ayan, madilaw. Ito na yung mangga mo, nanay. At salamat nito. Nga pala, si Nanay Tina. Siguro pagkakataon ko nang magpapasalamat kay Nanay Tina Esteban. Kasi, siya yung, yun yung kinikwento kong siya yung mayari ng isang pwesto namin na nag, lahat naman nagsara kasi bawal nga nung pandemic last year pa nung March o start ng March o isisingit ko lang guys kasi pagkakataon ko nang magpapasalamat sa kanya kasi alam nyo ba hindi naman siya mayaman o kumbaga doon nga siya umaasa din kahit papano sa mga umupa sa kanya. Tatlo kasi kaming umupa doon sa pwesto niya, guys. Pero alam mo ba, hindi siya nagdadalawang isip na hindi kami pinaupa within 2 months. Nanay, thank you, thank you. Alam ko ngayon lang ako nakapagpasalamat sa iyo. Pagkakataon ko na ito, napasalamatan ka at sana makakarating ito sa iyo. Isipin nyo guys, hindi siya mayaman, pero hindi siya nagdalawang isip na hindi kami paupahin ng 2 buwan. Yun ay, napakabait mo at sana marami pa sanang kagaya mo na mga nagpapaupa na sana bigyan naman ng pagkakataon yung mga hindi nakakaupa kagaya namin na 1 year mahigit man hindi kumikita, kung kumita man. Hindi sapat. Sa totoo lang, hindi sapat. Dahil nga sa daming nagsara na kung totoo is napakalaki ng monthly naming binabayaran, inuupahan. Pero sa ngayon guys, medyo ano na, hindi ko alam kung siguro magbabawas na muna kami dahil ng mga expenses kasi hindi namin kakayanin. O, diba nanay, salamat sa lahat, hindi tayo nag-abot. Ito yung mangga mo, napakasarap. Naku po. Tagal dyan lang yan, guys. Nanay, Christina, Esteban. Salamat sa lahat. Ano yung guys, nung time na yun, namatay yung asawa niya. Pero diba, hindi hadlang sa kanya yun. Talagang hindi siya naninil. Naku, napakabuti mo. Sana, nanay, ikaw ang magiging instrumento sa mga nangungupahan dyan na hindi lahat ay pera ang kailangan ng isang tao. Kaya, nanay, thank you, thank you, thank you. Makakarating sana sa iyo itong aking vlog. Paalam at guys, salamat pala sa mga araw-araw niyong nanonood sa aking vlog. Naku, para akong maiyak-iyak. O diba na, maiyak-iyak. Kasi mababaw lang kasi yung aking atog nito, luha. Basta pag ako'y nagsasalita ng medyo madamdamin, talagang lalabas yan. Kaya nga, mas gusto kong happy lang. Pero nanay, thank you! Hanggang sa muli guys, tatapusin ko na ang aking vlog. Thank you! At sa susunod kong vlog, huwag niyo akong kalimutan. Paalam!